mamis. Andito na naman po ako, ang inyong Mami Lights. At meron na naman po ako sing i-share na food at sikreto kung paano palambutin ang karne. Paano nga ba natin palalambutin ang karne natin, mga kamamis? May idea ba kayo? Or tips kung paano natin palalambutin ang karne ng adobo natin? Ang adobo po kasi, normal na po yan na luto sa ating mga Pilipino. Kasi yun yung pinakang, alam ang tawag, delicacy ng mga Pilipino. Pilipino food recipe, adobo. Sikat na sikat po yan, lalo na sa mga foreigner. Pag natitikman nila ang adobo, sobrang namamangha sila sa sarap nito. Pero alam nyo ba, mga kamamis, na may sikreto ako kung paano kung mabilis pala lambutin ang karne ng ating adobo. Mas masarap po kasi yung adobo natin kapag yung karne natin ay malambot. And medyo matagal nga lang palambutin minsan ang karne, pag lalo na pag nabili nyo ay medyo matanda na yung baboy, yung karne. Medyo matagal po talaga yung palambutin, aksaya din sa gasol. Pero ito nga po yung tips na i-share ko sa inyo is panoodin nyo kung paano ko gagawing malambot ang ating karne. So, mga kamamis, habang pinapakulo natin yung karne natin, simulan na po natin ang ating mga ingredients na gagamitin sa ating adobo. Ito, mga kamami, syempre, mahilig po kasi ako sa manghang, kaya meron po ako dito. Ayan, siling haba. Meron din po akong isa pa pong siling, labuyo naman po. Gusto ko po kasi talaga sa adobo yung medyo anghang, manamis-namis na may konting sour, medyo may konting asim. Yan, tuturo ko po sa inyo yun. Tayo po kasi mga Pilipino, may iba't ibang klaseng luto po tayo ng adobo. May matamis, may maalat. Pero yung sa akin po, gusto ko yung medyo maanghang na maalat na may konting tamis. Light lang na alat, hindi yung isang sakto lang, yung sakto-sakto lang talaga. So ito po, meron din po ako ditong, ayan, sibuyas. Meron po tayo ditong, ayan, bawang. O, simulan na po natin, mga kamamis. Siwi para magtanggal ang balat ng bawang. Yan yung ginagawa ko, mga kamamis, sa pagluluto ko ng adobo. Habang pinapakuluan ko na yung aking karne, at nilagyan ko na din po yung sikretong pampalambot ko ng karne, makikita nyo po yung mamaya dito sa video ko. Kaya panoodin nyo po hanggang dulo yung video ko, para malaman nyo po kung paano ako magluto ng adobo na napakasarap na adobo. So, kasain po natin dito. Next naman po natin ating sibuyas. Side po natin ang sibuyas. Next naman po natin ating sili.
sili. Ito yung ating siling labuyo. Ayan, mga kabamis. See? Ready na po ang ating mga ingredients, ang ating bawang, ang ating sibuyas, ang ating siling habat at ang ating labuyo. So ayun mga kumami, samahan niyo po ako magluto ngayon ng ating adobong baboy. Kamamis, mga kamamis, today ang ating menu po is adobong baboy. I-share ko po sa inyo mga kamamis kung paano ko po nagagawang malambot ang karne ng aking baboy. May mga sikreto po ako na ipapakita sa inyo na sure na yung iba po ay hindi pa po alam yung sikreto nito kung paano palambutin ang karne ng baboy. Pwede din po itong gamitin pampalambot sa karne ng baka. Kasi alam naman po natin na ang karne ng baka talaga po medyo matagal po yung palambutin. Pero yung iba hindi po talaga nila alam na meron naman parang paraan para mas magdaling mapalambot ang karne. Siyempre mga kamamis, ang unang gagawin ko ay bubuksan ko siyempre ang ating gasol. Tuturo ko po sa inyo kung ano po yung sikreto kung malupit o paano ko napapalambot ang kanya ng aking adobo. Matapit, tinanda na ito. Ayan. Kumukulo na po ang ating kanya mga kamamis. Pwede na po natin ilagay ang ating sikretong pampalambot ang kanya. Tadaan! Nakikita niyo po ba ito? Yellow. Tama po kayo mga kamamis. Yellow. Yellow po ang sikreto ko. Lalagay lang po natin ang sikreto. Na po nung sinalang ko po yung ating karne. Tingnan na po natin. E-check na po natin kung effective ba talaga ang papalambot ng ating karne. Ang sekretong yellow natin. Yan, kumukulo na po siya mga kamamis. Siyempre, para matest po natin, kukuha po tayo ng sample. Kukuha tayo ng sample ng karne. Ito po yung sample. Tingnan po natin kung talagang malambot nga ba siya ng mabilis. Ayan mga kamamis eh. Tingnan po natin. Ayan, tingnan nyo po. Ang lambot na po ng karne natin oh. Ayan oh. Kutsara lang po yan. At saka ang taba po natin. Malambot, masarap po siya para po siya nalulusaw. Ganyan po yung gusto ko sa taba eh. Malambot para masarap po siyang kainin. Wow! Let's start na po magluto ng ating adobong karne na may malambot na karne. Siyempre, una po natin gagawin mga kamamis. Lagyan natin ating kawali. Buksan natin ating gasol at painitin muna natin ating kawali bago natin ang ating mantika. Konti lang po mga kamamis. Mga kamamis, ang ating mga ingredients. Siyempre, unahin po natin ang ating bawang. Konting bawang lang po mga kamis kasi medyo mahal po ang bawang natin ngayon. Dalawang piraso lang po yung butin ang ginagamit ko. Ayan, pag medyo brown na po siya, pwede natin ilagay ang ating sibuyas. Ito na po mga kamamis ang ating karne, ang ating pinakulang karne. Halo-halo naman po natin.
lagyan na po natin ang ating pampalasa, ang ajinomoto. Pak, pak, pak. Ajinomoto. Ako na, misa, next naman po ay ang ating paminta. And ang ating magic sarap. Konti lang po magic sarap mga kamamis para lang po maging masarap yung timpla. Sunod na po natin mga kamamis ang ating suka. Konti lang din po. Siyempre mga kamamis, ang ating toyo para sa ating adobo. Mga kamamis, naglalagay po ako ng brown sugar sa aking adobo para medyo malamis-tamis po ang ating adobo. Kamis, kapag kumukulo na po ang ating adobo, saka ko lang po nilalagay ang ating, syempre po, ang ating laurel. Ang laurel po ay pang paano na po yan, pang talong po sila ng adobo. Mamaya po mga kamamis, babalikan po natin yan at lalagyan naman po natin yan ng isa pang sekretong sangkap ko po para mas maging masarap ang aking adobo. Kamis, maganda na po ang ating karne. Maganda na po, mukha na po siya masarap. Pwede na po natin ilagay ang ating sili. Alam nyo ba mga kamamis, ang isa pa nagpapasarap sa aking adobo, sikreto sangkap ko, ito po. Kita nyo po ba mga kamamis, tama po kayo, ayan po ay kalamansi. Piniga ko na po yung ating kalamansi, mga 10 piraso po yung aking pinigang kalamansi. At huwag nyo pong kakalimutan palang, ayan po ang ating kalamansi, oh, kalamansi juice. Huwag nyo po palang kakalimutan tanggalin ang buto, kasi pag sinama po natin yung buto, ang tendency po niya, magiging mapait po yung ating adobo. So ayan, ipusa po natin ang ayan mga kamamis, takpan lang po natin yan at antayin po natin maya-maya ay maluluto na po yun at pwede na natin ihain sa ating lamesa. Kumukulo na po ang ating adobo pero hindi pa po yung luto. Isa pa pong sekreto, bali pa tatlong sekreto na po ito na sangkap ko. Ito, nakikita niyo po ito mga kamamis. Ito po yung pinakuloan natin na sabi na parang kanina, yung pinakasabaw niya, pinakakatas o yung broad cubes niya. Ito po yung nilalagay ko, instead na tubig, yung pinakuloan po yung sabaw, yun po yung nilalagay ko. Para mas masarap po siya at lasang-lasang. Antayin lang po natin yung kumulo at mamaya po pag medyo malapot na po yung sabaw ng ating adobo, luto na po yun, mas masarap po yung pag medyo malapot po yung sabaw natin ng adobo. Mamaya balik po tayo mga kamis.
mga kamamis, luto na po ang ating adobo, sweet, sour, spicy adobo. Nakikita niyo po ba yan? Medyo naglalangis-langis na malapot na ang sabaw ng ating adobo. Yan po ang masarap. Kainin. Tara mga kamamis, mamaya sabay-sabay na po tayong kumain. At mga kamamis, don't forget nga po pala. Kung nagustuhan niyo po yung aking nilutong adobo, comment below, share, likes, and don't forget, syempre, to subscribe sa my YouTube channel, Mommy Lives. Thank you for watching po. God bless to all po.